Wrap up our interview with Commission on Human Rights Chairperson, Attorney Richard Palpal Latok. So let's wrap it up, sir. Your signal, we couldn't get you a while ago, but at the end, is it seems to be that the game plan here is who blinks first, right? Can the police do that? They are in a private property. What does the law say? I didn't get your question. Yeah, Karen. Because it seems here that the game plan is who blinks first. There's a standoff. The police won't leave. The supporters won't leave. So there's a standoff, tiring them both out. But does the law allow that too? Well, what should happen now? What should happen if they are not able to enforce a warrant, let's say, on that particular day? What should happen under the law? Well, kailangan pong kailangan i-observe ng bawat parties ang rule of law. Kung ang kapulisan after... But can the police stay there? Can the police stay there? As I said, if they have completed their mission in serving a warrant of arrest, they should leave the property. Oo. And let's say hindi nga na-enforce. So, ang ibig ko sabihin, pwedeng may karapatan ba sa ilalim ng batas ang kapulisan na manatili doon? Kasi nga naka-stand off sila. Halimbawa, tatlong araw, nandun lang ang polis. Allowed ba yan sa ilalim ng batas? Well, hindi po. Hindi pwede mag-take over Hindi pwede mag-take over. So halimbawa, itong araw na ito, may standoff, di ba? Ayaw umalis ng supporters. So isang problema yan. Hindi mo na-enforce ang warrant. Ano bang dapat gawin ng police? Umalis at bumalik na lang sa susunod na araw? Ano po ang nasa ilalim ng batas? Pagka hindi, wala hong na-aresto ang kapulisan after their mission, they have to make a return to the court. Inform the court that they failed to arrest the individual, and it's up to the court what to do after the next. Uh-oh. So that particular day, hindi ka pwedeng sa susunod na araw pa. Yan ang tanong kasi ngayon, naka-stand off ngayon. Mm. So ang ilang araw ba to? Ang problema po dyan, Karen, is will this amount to take over yung of the property? Well, definitely kapag takeover po yan, hindi po pwede. Dahil mayroong humayari ng property na yan at hindi po pwedeng kubkubin ng ahente ng ating gobyerno. Ang kailangan niya lang gawin ay patupad ang warrant of arrest after doing his job, whether he failed or not, ibigay niya ho sa husgado yung report niya at tapos na po yun. Oo. So sa totoo lang, hindi po to opinion ninyo, sa ilalim ng batas, dahil mahigit na sa isang araw, nakatayo pa rin ang supporters doon, sa ilalim ng batas, dapat umalis na yung mga kapulisan. Dapat pong umalis pagtapos na ho yung kanilang paghalughog doon sa lugar. Hindi nga sila, yun ang sinasabi eh, ay sila papasukin. Diba? Na hindi nila nakalugog lahat. Eh, ang tanong nga, ilang araw pwede ba to, sir? Yan ang tanong ko. Kasi may stand-off nga. Anong nakasaad sa batas? How do you... Kailangan mong after your duty, report to the court. Alis ka na dyan. Ito kasi, the police claims na they're still searching the property at hindi si pinipigilan silang maghanap do sa loob ng property. Yun yung problema. Okay. It depends on the situation, pero the duty of the police officers enforcing the warrant is to report to the court. And though yun naman pong mga private individuals affected by the actions of the police officers, they have recourse to the courts. Kung lalabag po yung kanilang karapatan, they can always file appropriate remedies in court. Sa amin po, we are conducting the investigation, the necessary investigation whether there is violation of rights, human rights of all individuals affected. So may mga remedyo po ang bawat partido
Dahil may, sabi nyo nga, may standoff, magmamatigasan yung parehas. Well, kaya nga sinasabi ko, they have to observe the rule of law. They can avail of all the remedies available to them to enforce their rights, to protect their rights. So nandyan po yung ating mahusgado. All right. On that note, I want to thank you for joining me today, Commission on Human Rights Chairperson Richard Palpal Latok. Thank you, sir. Maraming salamat, Karen.